Magandang araw. Meron tayong gagawin na ano? Electric pan. Ayan. Union electric pan ito. Ayan. Ating kakalasin. Ayun. Ayan. Saka yan. Bale, ang issue nito, sabi ng may-ari, ayan, malubay naman. So, ibig sabihin, okay ang busing nito. Maluwag naman. Yun, free will naman. Kaso, ayaw daw, ano, umikot pag nakasaksak. So, ating tetestingin kung mayroon bang supply. Paano natin ito tetestingin? Ayan. Ayan. So, nakalagay naman dito. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. So, ito. Ito yung plug. Ayan tayong DBM, syempre. Ayan. Ayan, nakalagay sa resistance. Ito yung plug. Dito sa plug, lalagay natin yung probe ng DBM. Ayan. Itong probe dito. Tapos, dapat may reading tayong makukuha. Lagay natin sa 1. Yun. So, walang response. Lagay natin sa 2. Wala din. Lagay natin sa 3. So, wala rin. So, ang in-expect natin dapat dyan, mga 180, 220, at saka 280, mga ganun. Resistance nyan. Dapat. So, ngayon, dahil hindi siya umiikot, malamang ay thermal fuse ang sira nito. So, abangan nyo guys kung paano magpalit ng thermal fuse. Atin nang umpisahan ang pag-opera. Binabaklas ko na yan. Ito na siya. Ayan. Ayan. So, kitang-kita nyo na. So, ayan siya. Okay. So, may apat na screw dyan. Ating tatanggalin. Para ating mapalitan. Screw to. Tanggalin natin yan. Malubay naman. Malubay. Pero bakit pumutok ang fuse? Yun ang tanong. Bakit pumutok ang fuse? Since malubay naman. Ating punasan. Medyo bago-bago pa. Ang brand nito ay Union. Union Electric Pan. Ayan. Pagpapatuloy. Ayun. Ito na yan, mga guys. Walang power. Dahil pumutok ang fuse. Pumutok ang fuse. At mukhang nilangisan kasi ni Kuya. So, dahil nilangisan niya, posible. Ayun, no? Naligo na sa langis ang kanyang electric pan. Naligo sa langis. Okay.
Ito, hinihila lang to. Ito ganyan. Ayaw ibigay. Matibay ang pagkalak. So, yun. Atin tanggalin. Uh-oh. Dahil matibay, hindi hirap sa kamay. Ayun, tanggal. Okay, ayan. Baklas na. Tapos, mayroon pang screw dito sa may bandang likuran. Na isa. Ayan. Ayan na. Kita ng ebidensya. Ito. Ayan. Ayan. Atin ang lilinisin. Konting brush dyan. Punas-punas. Ayan. Ngayon, tanggalin natin yung lock. Ito. Silak. Silak na yan. Ayan. Tanggalin natin dyan. Tapos ito. Tanggalin natin to. Ayan. Saka ito. Tanggalin natin to. Ayan. Ayan. Para matanggal natin tong gearbox assembly. Ayan. Tanggalin natin yung gearbox assembly. Gearbox assembly. Okay. Ayun. Tanggal na. So, kailangan natin ng lagyan. Para hindi magkahiwa, iwalay. Lagyan natin dyan. Ayan. Ayan. Lagyan natin dyan. Para hindi mawala. Tapos yun, baba. Tapos, ayan na siya. Ayan. Tanggalin natin tong assembly na to. Ito. Gearbox assembly. Ayan. Meron yung gearbox assembly. Kailangan nating tanggalin. Ito yun. May tatlong tornilyo yan. Nakatago yan sa ilalim ng capacitor. Ayun. Yun. Ayun lang. Ayaw niya. Yun, maluwag yung isa. Tapos dito. Ayaw. So, kailangan natin ng matinding pwersa. Ayan, kailangan natin ng matinding pwersahan. Kukuha tayo ng pantanggal. Ito yun. Kaso, hindi available sa mga daddy impact driver. Ito, impact driver, matatanggal na yan. Yun. Tanggal. Yun. Tanggal na siya. Tanggal na siya. Ay, nilangisan niya kasi. Maraming langis, daddy, kang nilagay. So, meron lang akong isi-share sa inyo na napansin ko ngayon ay ang paglalagay ng langis. Langis, huwag kayong maglalagay ng ano, daddy. Ng langis dito, huwag niyong bubuhusan ng langis dito, sa dulo dito. Yan, huwag. Kasi, pagka nalagay mo ng langis dyan, nabuhusan mo, iikot yan ng isang linggo. Oo. Kapag ka maganit na siya umikot, ay inyo na pong ipagawa sa technician. O di kaya, kahit kayo mismo, ay kaya nyo namang gawin. Nandito po yung lalangisan sa loob na to. So, hihiwalayin nyo po itong motor. Paghihiwalayin nyo po yan. Ito at saka ito, maiiwan po yung gitna. Pag napaghiwalayin nyo na po yan, mamaya, makikita nyo po.
Doon nyo ho makikita yung nilalangisan. Huwag ho na kayong maglalagay ng langis dito. Nire-recommend ko po dito. Never. Kasi nag-accumulate po dyan ng alikabok. Sa isang linggo po, na pag-iikot-ikot nyan, siyempre nahihigop po ng hangin yan sa bandang likod. Ang bilis po dumikit dyan ng alikabok. Tapos yung alikabok po, pagka katagalan, maiipon dyan, tutuyuin niya uli yung langis na nilagay nyo, mas lalo siyang, ano na, mag-i-stack up. Pag nag-stack up yan, nag-overheat, putok ang fuse. Tama naman yon na pumutok yung fuse. Thermal fuse na katulad nito. Yan. Kasi po, nilagay talaga ni manufacturer ang thermal fuse. Protection yan eh. Protection yan sa bahay. Pag nag-overheat ka, sabihin mo, bumili ka lang ng ulam mo saglit sa palengke, naiwan mo yan sa bahay mo, nandun yung anak mo na 6 years old, 7 years old, hindi naman niya alam gagawin, eh nag-overheat. So yung fuse po na yan, ay protection po yan. Puputok yung fuse. Kasi pag wala pong fuse yan, yung thermal fuse, nag-overheat, masunog po yung electric pan nyo, pati yung bahay, buong bahay nyo sunog dahil lang sa electric pan na walang thermal fuse. Pagka wala kayong available in hand, hindi sabihin nyo sa may-ari, kunin mo na lang sa isang araw o sa ibang araw kasi lalagyan ko ng thermal fuse, which is yun yung proper. Yun talaga yung proper. So, paano natin ngayon ipuprove na yung thermal fuse nito ay sira? Kasi walang ako nakuhang resistance kanina. Kaya malamang sa malamang, ang sira talaga nito ay thermal fuse. Akin mo nang hiwalayin para medyo komportable yung ating paggawa. Ayun. Ayun. Ang galing naman ng design ng electric pan na to. Ayan. Atin nang babaklasin ang motor to. Mayroon yung apat na tornilyo. So, ang isa pang ano, sa mga daddy na gustong gumawa ng kanilang electric pan, ay pagka nagbaklas na po kayo ng motor, ay yan, inilapit ko para medyo focus naman sa inyo. Ayan. Lalagyan nyo ng marka dito kung ano yung magkatapat. Ayan. Wala namang magagalit kung lalagyan natin kasi para mamaya hindi po kayo malito sa pagbabalik. Minsan kasi tumapat dun sa kabila, ayan, pilipit na yan. Diba? Ayan, umpisa na natin natanggalin. Ayan. Apat yan, luwagan muna natin yung apat. Ayan. Ayan. Ayan, tanggal na. So, pang pinali. Ito yun. Ayan. Ayan. Ito ay ano, kung paano palitan ang thermal fuse. May sikreto po ito na dapat yung malaman, mga daddy. Alam ko yung mga daddy gusto rin gumawa nito eh. Kaso, medyo hindi lang sila aware kung paano binabaklas. Kasi yung ibang daddy, binaklas. Eh siyempre, hindi nila alam. Ginanon nila, pinaghiwalay. Ayun, naputol na yung mga wire. Wala na. Sira na yung motor. Eh magkano ang buong electric pan mo? 1.3. 1.5, yung magagandang model, 1.8, magagandang brand, 1.8 yon. So sayang naman. Kaya ngayon mga daddy, panoorin nyo ito para sa susunod na gagawa kayo ay medyo may precaution kayo sa paggagawa. Ito yon, kailangan nyo po itong panoorin hanggang matapos. Akala nyo lang na ang electric pan, simpleng-simple lang po gawin. Pero, meron din po yung trick na ginagawa. So, ayan, nabaklas ko na yung apat na tornilyo. Paghiwalay na natin dito. Wag basta hilahin lang na paghiwalayin po. Meron naman yan, sungkitin nyo, yan. Kita nyo ba dyan? O, yan.
Sungkitin nyo po lang ganyan. Medyo kailangan ng patient sa pagpapahiwalay ng motor. Kasi pag nag-overheat na po yung electric pan, itong pinagdugtungan po na ito, minsan ho yan eh, nag-e-engage na sila kasi from aluminum, tapos medyo steel, nag-e-expand po yan during heat. Kaya mahirap po siya baklasin. Kaya yun, kailangan mo lang naman na sungkitin dito. Ayan. Ayan, naghiwalay na po. Ayan, unti-unti na natin ilabas. Ayan. Hawakan nyo yung rod dito. Huwag nyong bibitawan kasi dyan po naka-hook yung pinaka-rod dito. Kaya, para hindi siya sumama. Ayan, no? Kita nyo po. Ayan, napahiwalay ko na po, diba? Tapos ito, dito yun lang idaan. Ayan. Tatandaan nyo lang din po kung saan yan yun idinaan. Ayan. Ayan, diba? Natanggal ko na po. So, ito na po. Dito po tayo naglalagay sa dya ng langis dapat. Dito, sa loob na to. Ayan. Para ma-maintain po. Ang suggestion ko po dyan, every 3 months kung sinisipag kayo. Pwede rin po 6 months. Natutuyo na po yan. Ayan. So, bukas na po ang ating motor. Bukas na. Siyempre, ito, coil, di ba? Magnetic coil. Ingatan din po natin yan na masugat. So, ilalabas ko na po siya. Ayan. Ayan. So, meron akong basahan. Paglalagyan. Ayan. Ayan po. Ayan, nandin din po yung sa loob. Yung isa. Ito. Nandito rin din po part yung yung lalagyan ng langis. Ayan. Sa loob na yan. Pwede nyo nang lagyan ng langis dito sa area na to. Yung lalagyan ko, Singer oil po yung lalagyan ko. Ayan, Singer oil. Pero ang laman po niyan ay engine oil. Engine oil. Yung para sa sasakyan po, ayan, oh. Ito po yun. Ayan. Dito natin lalagyan ng langis dito sa loob na to. Ayan. Ayan. So, nalagyan ko na po siya. At ganun din po yung kabila. Lalagyan po natin. So, itong electric pan na to, katulad ng tinesting ko nauna, free will po siya. So, ibig sabihin, wala pong tama yung bushing. Yung bushing, ito yung bushing na sa loob. Ayan. Sa mga hindi pa aware, ito yung bushing. Ito po yung rod o rotor. So, hindi naman po sila maganit. Nung tinesting ko po kanina, nung unang bako bubuksan, ginanon ko, free will po siya. So, hindi ko na kailangan magpalit pa ng bushing sa ngayon. Pero pag po yan ay maganit, nagpapalit po ako ng bushing. So, yun ang inaabangan ng ibang daddy. Paano mo kaya magpalit ng bushing? Yun ang susunod na gagawin ko pagka meron uli pinagawa sa akin na electric fan na hirap po mag-spin dahil sira na po yung bushing. Yun po yung abangan nyo mga daddy. I-re-reveal ko po yun. Paano magpalit dito? Napakahirap po palitan nito. Pero, meron po yung solution eh. Paano? So, dito tayo sa motor. Ito yung motor. Usod ko ng konti para makita ng mga daddy. Yan. So, precaution sa mga daddy ulit. Minsan, malutong na po ito. Itong tie wrap na to. Ito, tie wrap. Ayan. Ayan. Minsan, malutong po ito. Kaya, minsan ay dito na tayo na puputulan pag pinaghiwalay natin yung chassis. So, ang recommend ko dyan, kung may tie wrap kayo, eh, lagyan nyo muna ng tie wrap. Siyempre, yung ibang daddy, wala namang tie wrap na available, di ba? Pwede po yung yung sasako, pag bumili po kayo ng bigas, meron po yung sinulid na yung tinatastas. Opo, tama po kayo yon. Pwede nyo muna itali dyan, yan, temporary. Hindi naman po yun, flammable o madaling masunog. Yun po ang ilagay nyong tali dyan. Yan ang may re-recommend ko.
Ganon din po pag nagtastas kayo na nito. Kasi hindi po natin maiwasan itong tastasin ngayon. Hahanapin po natin yung thermal fuse dyan sa loob. Ino-opera po ito eh. Ino-opera. Kaya ingat-ingat po kayo. Ayan. Umpisahan ko ng operahin. Panoorin nyo mga daddy. Putulin ko na siya. Ayan. Ito naman ay papalitan natin mamaya ito. Ito. Papalitan natin yan mamaya. Ayan. Meron po tayong pamalit dyan marami. Ganito. Available. Kasi dahil nagre-repair po ako, meron ako na spare. Ito. Ayan. Madami. Madami. Ayan. Ngayon po, hindi nyo basta yan iangat lang na ganun. Naaangatin. Meron kayo dapat gagamitin na ano, tweezer. Edi kaya kung wala kayo naman available na tweezer na kagaya nito, pwede po yung ano, pinambubunot ng buhok. Ang tawag doon, kalimutan ko na. Chane. Oo, pwede po yung chane. Kasi pangangat po lang yun dito, pa isa-isa. Yan. Kasi nagbanding na po yung mga yan eh. Yung manufacturer po kasi, meron silang minsan ina-apply dyan na para huwag maghiwa-hiwalay. Ayan o, may stick siya o, yung adhesive. Hindi ko alam kung anong material po yan. So, tayo naman na magre-repair na mga daddy, isa-isahin ho natin yan iaangat. Ayan. Ayan. Huwag yung, ano ha, peperasahin na ganun kasi meron po yung winding na nakadikit sa kanya. May wire yan bawat isa. So, hahanapin lang po natin kung saan nakalagay yung thermal fuse. Hanapin ko po. Natin, panoorin nyo po. Hanapin natin. Nasa ilalim po yan. Kaya meron po yung medyo precaution. Kaya ingat kayo pag ginanon nyo. Minsan sagaran po yung ilapit. Yan. Minsan po ay sagaran po yung wire dito. Sagaran. Ibig sabihin, kunting angat mong ganun na putol. Ayun. Di mo na alam kung alin dyan yung pagdudugtungan. At mahirap din po idugtong. Ayan. So, ito na siya. Nakita ko na. Ang thermal fuse, ayun. Malamang ito yan. Yung kulay puti na yan. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Thermal fuse na po yan. Sa loob. Diba? May kahirapan pong tanggalin. Pero, unti-unti lang po. Ayan. Hindi rin po matanggal basta ang cover. So, ang ginagawa ko po dyan, mga daddy, pwede yung long nose plier, yan. Medyo, yan, ipit-ipitin nyo po yan. Hanggang sa matanggal po yung pagka-engage nya. Yan, iniipit-ipit ko po ngayon, yan. Pinipit-pipit-pit, ingat lang din. Binibilog-bilog ko, yan. So, parang okay na siya tanggal, yan. Napakadali na po tanggalin, di ba? Ayun. Ayan na po, nag-reveal na ang thermal fuse. Ito po. Nandito sa malaki. Ito. Yung isa, dito sa mataba. Ayan. Mataba na wire. Ito. Ito yun. So ngayon, alam nyo na kung nasaan nakatago ang thermal fuse. Kaya huwag nyo huwag iba-bypass. Kasi importante po ito sa electric pan. Ayan. Importante po yan sa electric pan. Kaya nga sinabi, protected by thermal fuse. Kaya nga bumibili tayo. Kasi may tiwala tayo sa manufacturer na nilagyan niya ng protection during overheat. Ina-expect na nila yun eh, na mag-overheat. Kasi hindi naman pang lifetime na yung langis na yan, sa loob niyan, ay nandyan lagi. Siyempre po, in 3 months, depende sa frequency po ng paggamit ng electric pan, natutuyo po yan. Kaya gaganit hanggang sa mag-overheat na po yan. Ayun, di puputok po itong thermal fuse kasi iinit po itong magnetic coil. Yan. Magnetic coil. So, ito na po yung fuse, nasa ilalim. Pagbabalik natin mamaya, dyan din po yon. Dyan din po natin ibabalik. So, bago ko yan putulin o tanggalin, atin mo nang ite-tester uli. Baya, DBM. Ayan, may DBM tayo. Lalagyan natin sa continuity. Ayun, tumunog siya. Kahit hindi nyo makita, mayroon po yung beeping. So, ilalagay ko po sa beep. Para lang, ayan. Ayan, mga daddy, naririnig nyo. Ayan, beep. So, ite-tester ko po siya kung buo ba. Ayan. Ito na yung kabilang dulo.
Ito po yung kabilang dulo. So, wala po kayong marinig. Ayan. So, open po talaga yung fuse. Ayan, tignan mo yung dalawang probe ko. So, kung yung fuse, lalagunin ko yung dulo, kabilang dulo, wala po siyang response. Unlike po nitong fuse na ilalagay natin mamaya, ito po, ayan. Ayan. Ayun, narinig nyo po. Diba? Okay. O, ganito po yung ilalagay natin. Ayan. So, ito, confirm po na sira yung ano, thermal fuse. Kaya, papalitan po natin yung thermal fuse. Sabihin naman ni Daddy, ano ba naman yung fuse na ilalagay ni Sir? Ang iksi naman po, hindi po talaga aabot ito. Hindi ko po yan ang ilalagay ko. Ito po yung ilalagay ko, ayan. Ayan, pagkahaba-haba. Kasi, para po, masundan ko po yung ano, pagkabaluktot niya dun sa loob. Ayan. So, ito po yung ilalagay ko. Buo ba ito? O, di ating tetestingin po. Ayan. O, tumunog po, di ba? Pakinig ninyo. Ayan. Ibig sabihin, good po ito. So, abang-abang mga daddy, kung paano natin palitan yan. Ngayon, tatanggalin na po natin yung thermal fuse. Kakatering ko na po siya. Pero ingat po kayo, meron po yung wire na ano eh. Meron po yung wire na kasama yan dyan. Ayan. So, minsan, pagputol mo dyan, nadamay yon. Ayun. Pwede mo naman siyang idugtong actually. Pero, wala na yung original mo na pagkahinang ng manufacturer. Ang gagawin mo dyan, pilipilipit mo na lang. Ayan, naputol na po. Ingat-ingat lang mga daddy. Patient, kailangan mo lang dyan. Tiyaga ba? Sa tiyaga ba? Ayan. Tanggal na po, ayun. Atin ang kukunin, ayan. So, ito po yon, thermal fuse niya. Ito. Nakatago pa, ano? Ayan. Para hindi siya direct sa heat. Kaya nilagyan nila ng shrinkable. Ayan. Pero gusto kong i-share sa inyo. Gusto kong ipakita sa inyo yung thermal fuse natin ng bal. Ayan, no? Kita nyo ba? Ayan. Yun. Ito na po yun. O gusto nyo bang ano, i-double check natin na nakikita nyo? So, iset ko lang yung DBM ko sa continuity. Ayan, continuity na po yan. Ayan, ito yung kabilang probe. Paano ko nasabing continuity? Ayun, kabilang dulo ng fuse. Ay, wala talaga. So, positive po na sira na po yung thermal fuse ni kuya. Okay? Ngayon, ito na daddy. Papalitan ko na siya. Yung manufacturer ay hininang niya noon nung siya yung gumawa. Ayan. Hininang niya po yan. Kita nyo ba? Ayan. Medyo may kahirapan. Ayan po yon, dulo at sa kabilang dulo. Ngayon, hindi ko po yan hihinangin. I-engage ko lang din po yung kabilang dulo. Ito na yon. Ito na po siya. Ito yung sinasabi kong ipalit. Ito, lalagay ko lang din dyan sa loob niyan. Ayan. Swak na swak kasi expandable po yung shrinkable. Ayan. Kung paano niya nilagay kanina. Ayan. Ayan. So, titiklopin lang din natin na nakahiga lang din dun sa ayan. Dun sa loob. Yun, dun. Ayun. O, kita niya yan. Ayan. Ganyan din lang po din yung pagkalagay. Okay. Yung papel dun sa ilalim na parang insulator yata ito tawag dyan. May insulator po siya doon sa loob. Ayun. Ibabalik ko po. Ito. Ngayon, kung ito naman po ay gumato na o lumutong na, hindi na pwedeng ibalik, pwede po yung ano, masking tape. Daddy, masking tape po. Pwede po yan ilagay dyan. Ayan. So, ayan na siya. Akin ang ilalagay dito. Ito yon, thermal fuse niya. Ayan. Ayan. I-engage mo lang po yan dyan, kabilang dulo. Ayan. I-engage po natin yan dyan. Kakatikin. Ayan. Ayan po oh. Kita nyo, ito. Ito na po siya.
So, i-engage ko po yan dito sa ilalim. Ayan. Ayan, naka-engage na. Itatie up mo lang ng maayos. Yung tamang magdikit naman po. Ayan. So, ayun, nakadikit na po siya. Ayun. Nakadikit na po, ayan. Yung part na yan, ayan. Nailagay ko na po. Siguro din mo lang naman na nakaakab siya ng gasto. May connection ba? Maayos yung pagka-connect. Ayan. Hindi pa ako nakontento. Inipit ko pa ng plies. Ayan. Iniwind ko na po sa kanya. Ayan po, di ba? Ganon din po yung kabilang dulo dito. Ayan. Nalagay din po natin. Ayun. Malapit na po tayong matapos. Ayan. Ayan. Ayan na ngayon. Naikabit ko na rin po yung kabilang dulo. At inibabalik yung insulator doon sa ilalim. Ingat lang po kayo sa paghahatak-hatak kasi marami po siyang wire sa ilalim eh. Pinagdugtungan ba? Yan, lalagay ko po yan. Ayan. Tapos ko na pong mailagay. Igigrip na po natin. Ito yung kanyang kanina na dati niyang insulator. Ayan, nilagay ko na po. Ito rin po yung kabila. Yung mataba ang bilog. Ito. Dito po sa may thermal fuse banda. Ayun. Balot niya po yun. Tapos ito ang kabila. Dito po sa kabilang wire. Ayan. Ayun. Ayan na po. Ngayon, tatayrap ko na siya. Ayan. Iba. Ganon daddy ang magpalit ng thermal fuse. Tatayrap ko na siya. Di kaya, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung wala kayong tayrap na available, ay yung sinulid sa bigas. Yung sako ng bigas, mayroon po yung sinulid doon. Pwede po yun dyan itali dito. Hindi po yun basta nasusunog mga daddies. E ganon din naman po itong plastic. Pag nag-overheat, lumulutong po yan. Ayun. So, isa pa. Ayan. Tatatluhin ko na ho. Kasi kanina, dalawa lang po ito. Pero ngayon, tatatluhin ko na po siya. Ayan. Isa pa. Lagyan pa natin ng isa. Ayan. Ayun. Di ba po? Yan. Ngayon, medyo bawasan po natin yung mga dulo excess. Yan. Yan. Okay na po. Pwede na natin 'to ibalik. Ngayon. Yan. Okay? Tapos na po. Ganun lang po kasimple magpalit. Kaya yung precaution ko, katulad ng sinabi ko, pagka matagal ng electric pan, ito po napuputol. So lalagyan niyo muna po ng tali 'yan. Either tie wrap kung meron kayo. Pagka wala naman po, yung sinabi ko na sinulid sa sako ng bigas, pwede po yan temporary na ilagay o kahit yun na po permanent na ilagay yan. Saka kayo po magtuklap ganun. Kasi pag napabigla po kayo, nahatak yan, putol, goodbye ang magandang electric pan nyo. So ayan, babalik ko na po. Yan, ganyan lang din naman na tinanggal natin kanina. Paganyan, tandaan nyo ba? Ayan, nakaganyan lang yan. Dati ilalagay. Yun. Ayan. Ayan. Bigla na lang daw kasi huminto ito. Ginagamit nila. Kaya malamang ay overheat po yan. Overheat. Pero nilagyan naman na nila ng langis. Kaso maybe it's too late. Ito yung araw, saka yung araw pagtatagpuin lang natin. Ayan. Tapos natandaan nyo ba kung saan nakalagay yung kapasitor?
Dito niya yung nakalagay. Dito, yan. Tapos, pasok mo na lang dyan. Ayan. Ayan. Tandaan nyo ba? Ito, aro. May aro tayong nilagay sa kayon. Ayan. So, sila rin yung pinagtapat ko. So, ngayon, pwede na natin higpitan. Ayan. Balik na natin yung mga tornilyo. Ayan. Salamat mga daddy sa pagsubaybay sa paggawa natin ng electric pan na pwedeng makatulong sa inyo. Kung meron kayong mga gustong itanong, puntahan nyo lang ho yung YouTube channel ko. Mag-comment lang po kayo doon kung may gusto kayong itanong. Baka po matulungan ko kayo. Ang YouTube channel po na ginagamit ko ay Recontech. Recontech. Siguro maaring natatanong ninyo, bakit Recontech? Saan mo nakuha yung pangalan na yon? Ayan, medyo maganit po kung naikutin. Pero mamaya po yan, ipapakita ko sa inyo kung paano i-align. Bakit po Recontech? Kasi ang ginagawa ko, mga sira, may mga sira na defective. Kaya pinangalan ko yan ng Recon, kasi i-recondition ko po yung mga appliances nyo. Recondition. Doon ko po kinuha yung pangalan ng YouTube channel ko. Recontech. Recondition Tech. Yan. Yan. Yung higpit lang po nito, mga daddy, excuse me, hand tight po lang. Hand tight. Kaya lang po yan, mahirap na tanggalin nung una kasi nga from overheat nag-engage na po yung ito pong tornilyo kasi ay steel material tapos ito aluminium kaya pagka nag-overheat po yan syempre nag-expand po yung ano aluminium o yung bakal yun nag-aasawa na po yung dalawa yung bakal at saka yung aluminium ayan naigpitan ko na medyo maganit pa rin yung ikot, mga daddy. Ayan, ayaw niya, diba? Ganito yan. Ito, sabay lang po yan. Ito, saka dito. Medyo, ayan, lagyan nyo lang po ng konting pamalo. Ayan, no? Maluwag na po. May self-alignment po yan, eh. Ayan. Ayan, maluwag na po. Ayan. Wala pong space halo kaya pwede natin yan lagyan ng space medyo masikip ayun lumuwag na lumuwag na medyo maluwag na pero hindi ako convincing halos wala na pong space oh hindi wala pong space yung ganyan niya hindi po nagpo-play ng kahit bahagya man lang kaya babaklasin ko uli mga daddy kasi gusto kong lagyan ng ano konting play yung may distance ng konti kahit kasing nipis lang ng pinakamanipis na spacer. Paano ko gagawin yon? So, babawasan lang po natin ng spacer. Plastic spacer. Meron po yan mababawas. Para medyo po naglalaro ng bahagya. Huwag naman po malaking-malaking ano, laro. O espasyo. Huwag lang malaking-malaki. Yung panama lang na espasyo. Okay? So, yun yung magiging, ano, nagiging takot ng mga daddy na minsan ay gumawa. Kasi pag sa uli nga naman, o pagbalik nga naman, ala, hayaw na. Hirap na umikot. Kasi may mga pagkakataon nga na hindi tama yung pagbabalik. Katulad nito, napansin nyo nung umpisa ng video natin,
ipinakita ko sa inyo na, oh, ang luwag-luwag naman, ah, free will naman siya, di ba? Nabanggit ko po yon. Eh ngayon, eh, halos ayaw na, ayan, nag-free will na kasi niluwagan ko siya. Pero nung mahigpit po ito, nung nahigpitan po natin, hand tight, medyo maganit. So, ayoko naman na ibigay sa customer ko na hindi siya masasatisfied dun sa ginawa ko. Dapat matuwa siya. Meron siyang satisfaction. So, babawasan ko to ng spacer. Hindi naman siya magagalit eh. Pag binawasan ko yan eh. Ayan o, manipis. Ito po. Babawasan po natin ng isang manipis. Ito. Ayan. Para magkaroon po siya ng play. Sasauli ko na uli. Kasi ang ginamit niya ng pang hand tight dati ay ano yan, hydraulic o di kaya ay CDA. Yung hangin ba? Yung ginagamit nilang blowgun. Yun yung panghigpit sa ano, pagawaan. Igagano lang. Zzz, tapos siguro mga 3 bars o 2 bars yun ng kanyang ano, PSI. Ayan o, naikot na ho. Oh, oh. Tapos may play siya ng konti. Kung gaano kanipis yun, yun po yung distance nila. Balik ko na uli ang tornilyo. Ayan. Balik natin uli. Muli, sa mga daddy na nagsubaybay nito, ay maraming salamat mga daddy sa pagtsatsaga nyo na panoorin ang video ko. Na maari naman pong makatulong sa inyo sa paggagawa nyo sa pamamagitan ng video na to. Ayan. Uulitin ko, hand tight lang uli. Ayan, may distance na po ng kaunting-kaunti lang. Ayan po. Malapit na pong matapos. Abang-abang sa katotohanan. Iikot na kaya ang electric fan na ito. Abangan. Ito na po, isa na lang ang ating ilalagay. Ayun. Mahigpit na po. Ayun, maluwag na po. Oh. Ayun o. Oh. Atin nang i-align. Pamagitan ng palo. Ayun o, oh, kita nyo yan. Oh, luwag na. Oh, free will na po. Ayan o. Oh. Kusa na siyang naikot. At saka may distance na siya. Ayan o. Oh. Pag tingnan nyo ho yung plastic na itim. Ayan o. Oh. Oh, nagalaw di ba? Ng konti. Yun, free will na siya. Ngayon, pwede na nating testingin yan. Ayan o. Oh. Pwede ko na ho yan testingin. Pero, siyempre, bago ko yan testingin, sukatin ko muna yung resistance ng bawat motor, bawat winding. So, atin ang testingin yung resistance ng bawat ayan, maluwag na siya. Resistance ng bawat winding, number 1, number 2, saka number 3. After natin mapalitan ng thermal fuse na panood nyo naman kanina, daddy, na napalitan ko na. So, ito na yung plug, yung dulo ng plug. Lagay natin sa number 1 na po kasi yan eh. Lagay natin sa 0. Ayan, wala kang makikita kasi naka-0 ako, naka-off. Ito yung 1. Meron tayong 620 ohms. Ito yung number 2. Ayan, number 2. Meron tayong 554. Tapos yung number 3. Ayan, ang number 3, 424 ohms. So, ibig sabihin, working na fuse natin, lahat ng winding gumagana, nalagyan na rin natin ng yung langis, nilagyan ko na rin kanina, nakita nyo naman. So, ibabalik ko na po yung mga tornilyo. Pero, gusto kong ipakita sa inyo, daddy, habang di pa na ibabalik yung tornilyo, na gumagana na po yung ating motor o electric fan. Lalagay ko po sa 0. Bago natin ibalik lahat ng mga takip,
ibang bagay. Papakita ko muna sa inyo na working na siya. Paano? Ito, lalagyan ko siya ng para makita nyo po. Ito po yung plug. Ayan, ipa-plug in ko na siya dito. Ayan. So, lagay natin sa 1. Dapat umikot dito. Pakita mo sa kanila. Ito yung 1. Ayan, umikot na siya. Ito yung 2. Ayan, umikot pa rin. At ito yung 3. Iyon. So, okay na po mga daddy. Ibabalik ko na po siya. I-off ko muna. Ayun. Ayan. Ngayon, babalik natin yung gearbox motor. Ayan, maluwag na yan. O, yan o. O, bitawan mo siya. O, free wheel na siya. So, babalik na natin yung gearbox motor. Ayan. Okay. Ayan siya. At siyempre, huwag kakalimutan kasi ito yon nandito kanina. Kung paano nyo natanggal, diyan yan nakalagay ito. Kunilyo. Ayan. Ayan. Pakapitin nyo muna temporarily ng isa. Ayan. Pero mamaya pa po natin higpitan lahat. Halos even po yung ano, pag hihigpit. Halos sabay-sabay. Ayan. Ayan. Yung higpit naman po nito daddy, katulad ng sinabi ko kanina, hand tight lang. Huwag naman pong higpit na higpit. Kung ano yung grip lamang na higpit niya, ayun lang po. Yung mga kailangan higpit na higpit, di naman makakawala yan. Hand tight lang tawag ko doon. Ayun. Okay na. Ayun. Free wheel pa rin siya. Ayun. Kita niya. Tapos to, babalik ko na. Susuksok natin. Inilabas ko lang po to kanina para maluwag yung pagtatrabaho natin. Ayan. Okay, tapos yung gearbox ng swing. Yung swing. Natin. Yung swing. Ayan. Nabalik na natin. Okay. Anong next? Nilalagay natin yung dito sa frame. Tanggalin na natin to. Nakita nyo naman na umikot na siya. Ayan. Kukunin ko yung frame para dito, pero gusto ko munang i-stand siya para hindi naman ako hirap. Babalik ko yung stand. Muli, nagpapasalamat ako sa mga daddy na nag-aabang sa tumapos sa video na to. Ayan. Ayan, nakatayo na. Ito yung salarin. Thermal fuse. Ating punasan kasi medyo magabok. Although malinis naman to kanina ng konti. Feeling ko maalaga yung may-ari kasi malinis yung electric pan niya. Next, yung C-lock dito. C-lock. Ito, circlip. Lalagay natin, circlip. Circlip. Ayan, ating ipupush ng konti. Push. Yun, lumagitik na. So, nandun na siya. Frame. Lagyan na natin yung frame. Ito, frame. Ito yung frame. May apat yan na tornilyo kanina. Ito yun. Apat na tornilyo. Medyo madumi. Gusto ko munang punasan. Ayan. Madumi siya.
para matuwa naman ng konti pagka nakita ng may-ari. Pagbukas niya ay luminis yung electric pan ko, sabi niya. Mawiwili ngayon na pumunta ulit dito sa akin kasi may quality yung trabaho ko. Yan. Ito na mga daddy, ilalagay na natin. Yan. Para daw. Sinatala. Yan. Shout out pala sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe nyo. Ito, meron akong i-upload uli na panibago ito. Sana makatulong sa inyo mga daddy. Makatulong sa inyo sa paggagawa. Abangan nyo yung mga iba kong i-upload pa. Yung pagpapalit ng bushing. Yan. Gusto ko yung maituro din sa inyo. Ito, palit fuse pa lang ito. Paano palitan yung fuse na nakatago sa ilalim ng mga winding end. Yung pinagdugtungan. Doon yun nakatago. Yun, next, yung takip dito. Ito yon. Kunting punas-punas uli kasi malikabok sa loob. Ayan. Ngayon, lagyan natin ng kunting palatandaan dito sa loob. Ayan. Nalagyan ko na siya. Lalagyan natin ng ating pangalan na Recontec. Ayan. Galing siya dito yan. Recontec. Ayan. Ibig sabihin, dumaan na yan sa shop ni Recontec. Ayan dito. Alagyan na natin. Ayan. Hindi naman ito mahirap ikabit, ilagay daddy, kaya yun lang ang i-share ko sa inyo, paano maglagay ng, magpalit ng thermal fuse. Ayan, ilagay ko na. Next, ay yung frame. Ito yung frame. So, may punas uli kasi may langis siya. Ayan. Ayun. Malinis ang frame ni Kuya. Talagang masipag maglinis yung may-ari nito. Ito naman, hindi po nakakalito kasi meron po yung guide. Ayon, dalawang dulo, butas, tapos may butas sa baba. Ito yun. Yan. Yung manufacturer ng mga ganitong electric pan, may mga pukayoke din sila dyan. Ayan. Na tinatawag. So, ilalock na natin. Center lock. Ayun. Ito rin po ay hand tight lang din. Kasi po, plastic lang po ito. Pag sinagad mo yung higpit, wasak. O yan, hindi na po nagalaw. Next is blade. Ito po yung blade. Punas-punas uli para makintab naman siya. Punas-punas uli. Ganyan tayo eh. Dapat may quality tayo sa paggawa. So, itong rod ni Kuya ay may slot yan. Yung ibang electric pan po ay bilog lang po yan. Walang tapyas. Kaya yung banana type na blade ni Kuya ay may slot din yan. Ayan, pansin nyo ba? May tapyas lang din na half moon. So, dun lang natin itatapat sa half moon. Then, yun. Lumabas. Ayan yun. Tapos, pakaliwa daw. Sabi ng araw ay pakaliwa. Yun. O, bigyan ko yun ng tip. Mga daddy, mayroon akong tip na ibibigay. Pag yung electric pan mo, inikot mo na ganyan at maluwag naman, nakatulad nyan. Yan, maluwag, diba? Yan, free. Pero pag sinaksak mo na, pinaandar mo na siya 1,
Ay, bagal naman. Bagal naman na ganyan. Posible na ang problema niyan ay kapasitor. Yun agad ang suspect mo, daddy. Yung kapasitor dito kanina, palitan mo lang yan. Ganito itsura nun, daddy. Yun, kapasitor. Yun yung dahilan. Basta free will lang ito, tapos mabagal umikot. Sala rin ito. Next, yung pinakahuli, yung frame. Malapit na tayo sa katotohanan. Punas-punas uli. Punas-punas uli. Yan. Mamaya ay sasabihin na natin sa may-ari na kunin na niya. At tapos na to. Ayan. 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 Ito na yung moment of truth. Ayan. A moment of truth. Ayan. Yun. Tapos na. Ngayon, final is final testing. Tapos na tayo. Ito na. Final testing. Ang plug. Ipa-plug in ko na. Yan. Punas uli. Sa hilig ko naman magpunas talaga. Oo. Kailangan yan eh. Yan. Kintab na. Ngayon, lagay natin sa 1. So, nakita niyo yung arrow. Naka-0. Kaya walang ikot. Lagay natin sa 1. 1. Yun. Mikot na. Ang 1. Woo. Ayan na. Bakit hindi nag-swing? Kasi hindi pa natin nailagay yung pang-swing. Lagay natin swing dito sa likod. Charan! Ayun! Nag-swing mga daddy. Number 1 pa lang yon. Paano naman yung number 2? Try natin sa 2. Ito. Ito yung arrow 1. Try natin sa 2. Ayun! Lumakas na. Tapos, lagay natin sa 3. Para buo. Hanggang 3 ay gumagana ba lahat? Yun ang 3. Lalong lumakas. Ayan o. Oh. Oh, 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 oh. Kita nyo yan? Oh. Ayan. Tapos na po. Maraming salamat. Welcome to Recontech. Bye-bye.